Tayo pong lahat ay manalangin. Mabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Salamat po sa iyong dakilang biyaya na kinahabagan kami. Bagamat kami ay nalayo sa iyo at nakagawa ng napakaraming kasalanan. Ikaw ang tumanggap ng sumpa at parusa na nararapat sa amin at iniligtas kami sa pamagitan ng paglilinis ng lahat naming mga kasalanan magpakailanman sa pamagitan ng iyong mahalagang dugo. Iniligtas mo po kami na wala yung aming sariling pagsisikap. Ginawa kaming mga anak at binigyan ng malwalhating pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Salamat po sa pagpapahintulot sa amin na mga tumanggap ng pagtubos sa pamagitan ng iyong mahalagang dugo na makapagtipon sa oras na ito upang papurihan ng iyong dakilang biyaya at pag-ibig at matuto ng iyong salita at magkaroon ng fellowship sa banal na pagtitipon kasama ka. Salamat po sa pagsama sa amin sa mga oras na ito. Ingatan mo po ang bawat isa at panghawakan sila ng iyong mahabaging mga kamay at ibigay ang naangkop na biyaya sa bawat isa. Pakiusap, punan mo po ng saganang biyaya at ng kapangyarihan ng banal na espiritu ang mga iglesia sa Korea, sa buong mundo at ang lahat ng mga kapatiran na iniingatan ang kanilang pananampalataya at ipinapangaral ang ebanghelyo sa mahihirap na sitwasyon upang maging mga saksi ng iyong ebanghelyo ng may matapang o ng mas matapang at dalhin ang mga ligaw na kaluluwa sa iyong harapan at maganap ang iyong dakilang gawain. Pakiusap, tulungan mo po ang mga pamilya, kamag-anak at kapitbahay upang sila ay maligtas. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagliligtas sa amin sa huling panahon at tinuturuan at ginagabayan kami upang humiwalay sa sanlibutan at mabuhay ng nararapat bilang iyong mga anak. Tulungan mo po kaming maunawaan ang iyong salita at kalooban at maisa puso at maisa buhay ito upang malwalhati ka at makatayo kami ng walang anumang kahiyan sa iyong muling pagdating. Kami lamang po ay umaasa sa banal na Espiritu na gabayan kami. Kami po ay nananalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Unang Juan. Unang Juan chapter 3. Unang Juan chapter 3. Basahin po natin ng sabay-sabay Unang Juan chapter 3 verse 1 hanggang 3. Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya. Sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. At sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis ng kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Ang taglamig ay natapos na. At yung tagsibol ay dumating na.
Noong nagkarang linggo ay nagkaroon ako ng Bible seminar sa Daejeon at nakita ko ang mga cherry blossom ay namumulaklak na. Namumulaklak na ng lubos doon sa Daejeon, ang pamumulaklak ay hindi pa nagsisimula dito sa Seoul. Subalit, ang tagsibol ang pinakamabuting panahon para sa mga puno upang umusbong yung mga yellow buds. At ang pamumulaklak ay darating sa buong bansa pagkatapos ng taglamig. Gaya ng pagdating ng isang panahon, pagkatapos ng isang panahon. Ang Diyos ay kumikilos sa bawat henerasyon at ang bawat plano ay matutupad pagkatapos ng isang henerasyon. Tayong mga Kristiyano ay nalalaman na mayroong panahon ng piniling bayan ng Diyos na tanging mga Israelita sa panahon ng lumang tipan mula kay Abraham hanggang kay Jesus. At yung panahon ng mga hintil mula sa unang pagdating ni Jesus hanggang sa ang ebanghelyo ay ipinangaral o ipangaral sa buong mundo. Nalalaman din po natin na kapag ang panahon ng mga hintil ay natapos, ang Panginoon ay darating sa papawirin bago dumating ang kapighatian at ang kapighatian ay ibibigay sa mga hindi nagsisi hanggang sa huli. At pagkatapos ng 7 taong kapighatian, muling darating si Jesus sa lupa upang hukuman ang mundo. Ito po ay tiyak. Ito po ay tiyak na tayo ay nabubuhay sa katapusan ng panahon ng biyaya. Ang Panginoon ay dumating sa mundo upang mamatay sa krus at upang tubasin ang lahat nating kasalanan, iligtas ang ating espiritu, iligtas ang mga makasalanan. Siya ay muling darating pagkatapos na maipangaral ang ebanghelyo sa buong mundo sa pamagitan ng pagkilos ng Espiritu Santo at kunin ang mga ligtas na banal at hukuman ang mga hindi mananampalataya. Nalalaman natin na napakalapit na niyang dumating. Kaya naman tuwing linggo ng umaga, patuloy ko pong ipinapangaral yung sermon tungkol sa buhay ng Kristiyanong na ipanganak na muli. At tayo ay nagtutuon sa ang buhay na hiwalay sa mga hindi ligtas na tao sa sanlibutan. Sinabi ni Jesus sa Juan chapter 15 verse 19, ngunit dahil kayo'y hindi taga sanlibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan. At sa chapter 17 verse 16, sa mahabang panalangin ni Jesus sa araw bago ang kanyang kamatayan sa krus, hindi sila taga sanlibutan na gaya ko na hindi taga sanlibutan. Sa verse 14 hanggang 15, ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at napuot sa kanila ang sanlibutan sapagkat hindi sila taga-sanlibutan. Gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Dahil sa ipinapangaral natin ang ebanghelyo ng Diyos at nabubuhay bilang mga anak ng Diyos, ang mga tao sa mundo ay nagagalit at inuusik tayo, subalit kasama natin ang Panginoon at siya yung nananalangin sa Diyos na protektahan at ingatan tayo. At sinabi din niya na ang panalangin ay hindi lamang para sa mga apostol nung panahon na iyon, kundi para rin sa lahat ng sumasampalataya sa Panginoon. Patuloy siyang nananalangin para sa atin. Gaya ng alam natin, tayo ay nabubuhay sa katapusan ng panahon ng biyaya ng Diyos at ang ebanghelyo ay ipinapangaral na mula sa Jerusalem hanggang sa kaduluduruhang bahagi ng mundo, hanggang sa silangan kung saan tayo nakatira. Unang naipangaral po yung ebanghelyo sa kanluran bago po sa atin. Tayo ay nabubuhay at naligtas sa katapusan ng panahon. Ito po ay sigurado. Doon po sa Mateo chapter 24 verse 14, at ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Kapag ang ebanghelyo ay naipangaral na sa buong mundo, ang kasaysayan ng mundo ay matatapos na. Ibinigay ng Diyos ang kasaysayan sa mundo upang mahayag ang kanyang mga gawa sa mga tao
at sila'y sumampalataya. Matupad yung gawain ng pagliligtas dahil si Jesus ay dumating upang iligtas ang mga makasalanan, at sa muling pagdating ng Panginoon, ang lahat ng mga ligtas na tao ay handa nang pumasok sa langit, subalit yung mga hindi mananampalataya pagkatapos na maipangaral ang ebanghelyo sa buong mundo, sila po ay hahatulan. Unang pagdating ni Jesus, itinagta natin ang araw na iyon bilang pasimula ng kasaysayan. Yung taong 2023 ay bilang na nagsimula sa unang pagdating ni Jesus. Ang buong mundo ay gumagamit nito. Sa mga mananampalataya, tinatawag natin itong before Christ, ang panahon bago dumating si Jesucristo. Ang abbreviation nito ay BC. At yung panahon pagkatapos dumating si Jesus ay tinatawag na AD, na ang ibig sabihin ay in the year of the Lord. Tinatawag itong Anno Domini. Ngayon, ang Ebanghelyo ay ipinapangaral sa buong mundo at ang Biblia ay naisali na sa 3,400 na dialekto at wika. Ito ay naisali na sa o naisasali na sa lahat ng wika. Sigurado na nabubuhay na tayo sa huling panahon. At lubusang ipinahayag sa atin ng Diyos ang mga tanda bago dumating si Jesus, at nalalaman natin na ang mga tanda ay natutupad na. Yung huling pagdating ni Jesus o yung muling pagdating ni Jesus ang pinakamahalaga sa ating sa ngayon. Sa lumang tipan, si Kristo ay dumating sa lupain ng Israel at siya ay dalisay at walang sala. Inako niya yung kahatulan ng ating mga kasalanan. Ipinako sa krus at binayaran ang kasalanan ng lahat ng tao sa pamagitan ng pagdanak ng dugo. At sa panghuli, nagbigay siya ng mga propesiya na tutuparin ang gawain ng kaligtasan. Gaya ng naipropesiya sa lumang tipan, si Jesus ay dumating sa mundo at ang lahat ng propesiya tungkol sa unang pagdating ay natupad. At sinasabi na ang Ebanghelyo ay ipapangaral sa buong sanlibutan at ito po ay naipangaral na sa kaduluduluhang bahagi ng mundo. Ang araw ng kanyang pagdating ay nakasulat parehas doon sa luma at bagong tipan. Makakakita tayo ng maraming talata tungkol sa kanyang ikalawang pagdating. Hindi mabilang na propesiya ang halos natupad na sa ating panahon. Ito ay isang napakaseryosong bagay. Kahit narinig ng mga tao, malapit nang dumating si Jesus, malapit na siyang dumating, iniisip nila, imposible, hindi pa siya darating. Gayun din po dun sa mga taong nagsasabing malapit nang dumating si Jesus, sila rin ay nagdududa. Iniisip nilang, hindi siya darating sa panahon ko. Ito ay hindi isang malabong bagay. Ito ay pangako at propesiya na si Jesus ay darating at bababa muli sa lupa. At nakasulat ng malinaw ang mga tanda na kailangang matupad bago siya dumating. Kaya't ang mga alagad sa Mateo 24 ay nagtanong kay Jesus, "Jesus, tungkol sa kahangahangang templo sa Jerusalem, sinabi, katotohanan ang sinasabi ko, walang matitira ni isang bato rito na nasa ibabaw ng isang bato na hindi ibabagsak." Gaano na lamang nabigla yung mga alagad na mapakinggan ang napakalaking templo na itinayo sa loob ng 46 years ay ibabagsak at walang isang bato na nasa ibabaw ang matitira. Ang Jerusalem ay banal na templo at napakahalagang lugar upang maglingkod sa Diyos at sinabi ni Jesus na ito ay ibabagsak. Ang mga alagad ay nabigla dahil alam nilang hindi nagbibiro si Jesus. Kaya kinalunan sa mga bundok, doon sa bundok ng mga ulibo, nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay magkakasama, nagtanong ang mga alagad, kailan mawawasak ang Jerusalem? Gaya ng sinabi nila, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang tanda ng pagdating at ng katapusan ng panahon? Tinanong nila yung tatlong pinakamahalagang tanong kay Jesus. Tungkol ito doon sa pagkawasak ng Jerusalem, ibig sabihin ay ang pagkawasak ng Israel.
ang paglaganap ng Ebanghelyo sa buong sanlibutan at nang sinabi ni Jesus na siya ay muling babalik sa mga huling panahon, gaano nga kaya nakakagulat at katakataka na marinig nila ang mga ito? Ipinaliwanag niya ito sa maraming paraan. At isa rito ay dun sa Mateo 24:12. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Sinabi ni Jesus na mapupuno ng kasalanan ang mundong ito hanggang sa mga huling araw. Gaya ng ating nalalaman, ito ang panahon kung saan ang siyensa, yung sibilisasyon, sining at lahat ng bagay ay lubos na maunlad. Sa panahon ngayon, ito yung panahon kung saan na ang AI o artificial intelligence, kung saan yung mga sasakyan ay umaandar ng kusa kahit wala nang nagmamaneho. Ni hindi nga natin magawang maisip ito noon o ma-imagine. Ang lahat ng bagay ay nagagawa na ng mga robots sa halip ng mga tao. Hindi na natin kailangan yung mga professor o yung doktor dahil yung lahat ng bagay ay nagagawa na ng high technology. At yung mga tao ay umaasa na magkakaroon ng mas nakakamangha, marangya at magandang mundo. Iniisip po ng mga tao na yung mas nakakamangha, mas mararangya at mas masayang araw ay darating. Gayunpaman, ito ay isip at pananaw lang nila. Habang ang siyensya at sibilasyon ay lumalago, ang higit pang bagay na mabilis na lumalago ay ang kasamaan. Alam po ba ninyo ito? Doon po sa may Genesis chapter 6, sinabi na mayroon ng napakaraming kasamaan bago dumating ang baha, na napakasama na ng tao sa lupa. Kaya hinatulan ito ng Diyos sa pamagitan ng tubig. Kapag ang kasamaan ay lumaganap na sa mga huling araw, kung gayon ito ay puno na ng kasamaan. At higit pa itong mas masama kaysa nung panahon bago ang pagbaha. Dahil lubusan ng winasak ng tao ang batas ng Diyos. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang paglabag sa batas ay illegal o kasalanan. Hindi lang ito basta batas, kundi ito ay batas ng Diyos. Yung pangangulo niya ay hindi na itinuturing na kasalanan ngayon. Sinabi ng Biblia na dapat batuhin yung homosexuals hanggang sa mamatay. Subalit pinalitan na nila yung kanilang pangalan na sexual minority o yung LGBTQ. At pinagmamalaki pang gawing legal ang same-sex marriage. Ang abortion ay hindi na itinuturing na krimen. Maging ang pangangulo niya ay hindi na kasalanan. Nilabag ng tao ang batas ng Diyos na bukal pa sa kalooban nila. Ang panahon ngayon ay puno na talaga ng kasalanan. Pagkatapos, ang paghukom ng Diyos ay siguradong darating. Ito ay napakalapit na, kaya nga dun sa 2 Timoteo chapter 3, ngunit unawain mo ito na sa mga huling mga araw ay darating ang mga panahon ng kapighatian sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis at hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Binanggit ko po yung kasalanan sa huling panahon at ito po ay walang pagkakaiba sa panahon natin ngayon. Ang lahat ng tao ay iniibig ang pera at ang kanilang sarili. Lubusan na nilang naging maging makasarili. Ano po ba yung narinig ninyo sa panahon natin ngayon? 50% ng mga kabataan sa Korea ay nagsasabing, hindi ako magpapakasal. At yung maging 50% ng mga may asawa ay sinasabing, hindi ako mag-aanak. Tamad na sila sa lahat ng bagay. Nabubuhay ako na parang gusto ko, o dun sa parang gusto ko.
Ano man ang mangyari sa mundo, sila ay lubusan ng naging makasarili. At sinabi nila na mabubuhay sila sa sarili nilang paraan. At gayon din, yung mga politiko sa sanlibutan ay sinusubukan na palawakin ang kanilang kapangyarihan na para bang silang naglalaro gaya ng pagtayo ng Tore ng Babel. Nagagawan sila ng pagtayo o nag-uunahan sila sa pagtatayo ng matataas na gusali. At yung mga bansa na may nuclear weapon, sila ay nagpapaputok nito upang ipakita kung sino sa kanila ang merong mas malakas na armas. Nagkukumpetensya sila. Hindi ba't karaniwan lamang ito sa ngayon? Tumataba ang puso na parabang magkakaroon ng langit sa lupa sa hinaharap. Subalit, kung titingnan natin mabuti kung ano ang nangyayari sa panahon ngayon, makikita natin na ang araw ng paghukom ng Diyos ay malapit na. Kaya nga, kung babasahin niyo po doon sa 2 Pedro, chapter 3, verse 6 at 7, na sa pamagitan din nito, ang daigdig noon ay inapawan ng tubig at nagunaw, ngunit sa pamagitan ng gayon ding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iniingatan para sa apoy at inilalaan sa araw ng paghukom at sa paglipol sa masasamang tao. Hindi ba't ngayon ay nararanasan na natin yung global warming? Yung mga iceberg doon sa Arctic at Antarctic, ito ay mabilis nang natutunaw. Yung level ng dagat ay pataas na ng pataas. Ayon dun sa mga scientists, kapag ang yelo sa Arctic at Antarctic ay natunaw, ang tubig sa dagat sa mundo ay tataas ng 65 meters at one-third ng Empire State Building ay lulubog sa dagat. Yung inuupuan natin ngayon ay maaring lumubog. Napanood ko po yung speech ng dating vice presidente ng United States. Siya po ay si Al Gore. Sa lecture, meron pong malaking screen sa likod niya. Ito po yung nasa harapan ng maraming tao. Yung pamagat nito ay An Inconvenient Truth. Nang ibig sabihin po ay katotohanan, ngunit nakakabahala. Sa pagpapatuloy ng usapin patungkol dun sa global warming, ang pagpatuloy nito ay hahantong sa climate change na magre-resulta ng mga tagtuyot at kalamidad. At sa uli, ang mas nakakatakot na resulta ay ang pagkatunaw ng mga glaciers at mga pagtaas ng level ng dagat na magpapalubog sa malalaking syudad sa Amerika, gayon din sa Japan. Ang Beijing din po sa China ay malulubog din. Ang pagsasalarawan nito ay ipinakita sa malaking screen. Doon ay ipinakita na parabang totoong nangyayari yung paanong ang lupa ay lumulubog dahil sa tubig. Ito po ay naipaliwanag scientifically. Kung gayon, sa Genesis chapter 9, yung pangakong ibinigay ng Diyos na sa pamagitan ng bahaghari na hindi na siya muling magpaparusa sa pamagitan ng malawakang pagbaha ay mali. Hindi po. Sa aking opinyon, siguradong hindi na tayo nabubuhay dito kung sakaling mangyari ito. Bago dumating ang oras na yan, mayroon munang paghukom sa apoy. Ngayon, saan man tayo tumingin? Narating na natin yung katapusan na iyan at iyon po ay sigurado. Kahit na walang digmaang nuklear ay natural lamang itong mangyayari. Ang sangkatuhan ay siguradong malilipol. Gayunman, ang bagay na ito ay ayaw isipin ng tao. Ayaw nilang isipin ang patungkol sa Diyos pati na rin ang patungkol sa Espiritu. Sinasadya nilang hindi isipin iyon at sinusubukan nilang kalimutan iyon. Kinakalimutan nila yung Diyos na tagapaglikha at iniisip na ang mundo ay unti-unting bumubuti. Sila ay nagkakalat lamang ng maling pag-asa. Kapag tinitignan ko ang nangyayari sa mundo, ito ay mukhang magiging isang lugar na mabuting tirhan. Gayunman, kung titignan ko ang mundo sa pamagitan ng Biblia, tayo ay paniguradong nabubuhay na sa mga huling araw. Bago yung ikalawang pagdating ng Panginoon, hindi na dapat tayo maghangad pa ng mabuting mundo mula ngayon. Sa halip, dapat nating makatagpo ang Panginoon sa muling pagbalik at nais
At ang nais na ibigay sa atin ng Diyos ay hindi upang baguhin ang mundong ito na puno ng kasalanan. Hindi po ito yung kalooban ng Diyos. Kapag ang Ebanghelyo ay naipangaral sa buong sanlibutan, ang mundong ito ay parurusahan at sa huli, tayo ay mabubuhay sa bagong langit at bagong lupa, ang lugar kung saan wala ng pagluha at sumpa, ang lugar na puno ng katwiran gaya ng katwiran ng Diyos. Plinano ng Diyos ang mundong ito para sa atin at upang ibigay sa atin ng langit, ang anak ng Diyos ay namatay doon sa krus. Nalalaman natin ito at dapat na maging iba ang ating pag-iisip sa mga tao dito sa sanlibutan. Dahil hindi na tayo taga-sanlibutan, wala na tayong pag-asa sa mundong ito. Tayo ang mga taong mayroong pag-asa sa langit at tayo ang mga naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Dapat na mabuhay tayong hiwalay mula sa mga taong tatanggap ng paghuhukom. Si John Bunyan na taga-England, siya ay isang Kristiyano na sumulat ng sikat na libro. Iyon yung The Pilgrim's Progress. Ang libro ay tungkol sa isang karakter na umalis mula sa lungsod ng pagkawasak or City of Destruction at naglakbay papunta sa langit o yung Celestial City at sa paglalakbay niya ay maraming nangyari. Ito po ay katulad sa atin na matapos nating iwan ang ating bayan, matapos na tayo ay maligtas, tayo ay patungo na sa langit. Subalit habang nasa daan tayo patungo doon, ang mga problema ay dumarating. At pagkatapos po nito, pinalitan niya ang kaniyang pangalan na Christian. Ngunit bago siya maligtas, meron siyang nabasa na aklat. Ito po yung Biblia. Ayon sa aklat na ito, naunawaan niya na siya ay nabubuhay sa City of Destruction, ang lungsod na malapit ng mawasak. Pagkatapos niya itong maunawaan, ano ang ginawa niya? Nang nalaman niya ito, muli niyang binasa yung Biblia at kanyang naunawaan ang mabigat na pasanin niya sa kanyang likuran. Ito yung pasanin ng kasalanan. Ang lungsod kung saan siya nakatira ay ang City of Destruction at daladala niya yung katakot-takot na pasanin ng kasalanan at nabubuhay siyang may kalungkutan. Hindi niya alam kung ano yung gagawin niya kaya nagsimula siyang lumuha at umiyak. Gayunpaman, may isang tao o yung tinatawag na evangelist sa kwento ang lumitaw. Tinanong siya ng evangelist, bakit ka umiiyak? Kaya sumagot siya, ako ay nagbabasa ng aklat at nakasulat dito ang aking bayan ay malapit ng mawasak. At mayroon pa akong daladalang pasanin, ang kasalanan na nasa aking likuran, ngunit wala akong ideya kung ano ang gagawin ko. Kaya ako ay umiiyak ngayon. Pagkatapos, ang evangelist ay sumagot, nakikita mo ba yung lugar na iyon? Hindi ba't ang lugar na iyon ay kumikinang sa liwanag? Pumunta ka doon. Mag-ingat kang magpunta doon. Pagdating mo doon, ay mayroong isang makipot na daan. Kapag ikaw ay pumasok doon, mayroong daan na patungo sa langit. Siya ay nagpunta ayon sa narinig niya. Subalit, nang malaman ang kaniyang bayan kung ano ang kaniyang gagawin, sinabi ng kaniyang asawa, Honey! Ng kaniyang mga anak, Ama! At kanilang sinundan siya upang siya ay pigilan. At dumating ang kaniyang mga kaibigan, Hoy, kaibigan! Sinusundan nila siya. Kaya tinakba niya ang kaniyang mga tenga, tumakbo upang hindi siya maabutan. Buhay, buhay, buhay na walang hanggan! At sa kaniyang buong lakas, siya ay matagumpay na nakatakas. Kaya nakapasok siya sa makipot na pintuan. Nang siya ay makapasok, nahulog yung pasan-pasan niyang kasalanan. Gumulong-gulong hanggang sa libingan. At may isang taong dumating, tinanggal ang kanyang maruming kasuotan at dinamitan siya ng puting kasuotan. Ito ang proseso ng kaligtasan. Pagkatapos maligtas, merong mga kwento tungkol sa paglalakbay sa Kristiyanong pamumuhay. Sa mga hindi pa nakakabasa ng Pilgrim's Progress, ay minumungkahi ko na basahin ninyo ito. Ito yung pangalawang best-selling book sa buong mundo kasunod ng Biblia. Ang mundong tinitirhan natin ay ang City of Destruction. Kailangan nating tumakas dito. Naintindihan po ba ninyo? Ang taong ligtas ay hiwalay na sa mundong ito upang magpunta o mapunta sa langit. Ang taong hindi ligtas ay hindi pa nahiwalay. Siya ay taong nasa mundong ito pa. Sinasabi ang taong ligtas ay namumuhay sa mundong ito subalit hindi taga dito. Ang taong hindi ligtas ay mula sa mundong ito at taga dito. Pag bumalik na ang Panginoon,
dadalhin niya yung mga ligtas. Darating siya upang hatulan yung mga hindi ligtas. Kaya naniniwala ko na karamihan ng nasa ating church ay ligtas. Subalit umaasa ko na 100% ay ligtas. Ngunit, posible ba ito? Hindi ko alam kung ilang porsyento, maring 90%. Umaasa ako na 99%. Subalit, maring 80% po. Kaya, sa ikalawang Korinto, chapter 13, verse 5, ang pananampalataya ko ba talaga ay pananampalataya ng isang tunay na ligtas? Buhay ba talaga ito o patay na pananampalataya? Ito ba'y pananampalatayang itatakwil o kinikilala ng Panginoon? Mayroon kang pananampalataya, subalit ito ba'y patay, wasak, walang kabuluhan o itatapon? Mayroon ganito po sa Biblia. Ang lahat ng ito ay hindi tamang pananampalataya. Kaya, paano mo susubukin ang iyong pananampalataya? Kailangan nating suriin yung ating sarili sa pamagitan ng Biblia. Ang sakit ay sinusuri sa pamagitan ng X-ray or MRI. Maraming mga pagsusuri, subalit kailangan nating suriin ang sarili sa Biblia. May isang aklat akong nabasa, yung katunayan ng isang ligtas. Hindi ko alam kung nabasa na ninyo ito. Paano ba mapapatotohanan ng isang tao na siya'y ligtas? Dapat niyang subukin sa pamagitan ng iba't ibang ebidensya. At dapat siyang maging tiyak. Minsan, kapag nagpa-check up at kapag sinabi ng doktor na wala tayong sakit, tayo'y masaya. Mabuti kung sasabihin ng doktor, walang problema, malusog ka. Subalit kung sabihin niya, kahina-hinala yung resulta. O maaring meron kang cancer at meron talagang problema kapag nagpa-check up ka ulit. Ganito kahalaga ang ating pansamantalang katawan. Kung gayon, paano naman yung ating espiritu? Ito po ay walang hanggan. Pupunta ka ba sa eternal heaven o sa eternal hell? Ito yung problema. Subalit kung hindi natin ito siniseryoso, kagaya ng pagpunta sa church para makapasok sa langit, ganito yung mga normal na churches ngayon. Na yung bang pagpunta sa church ay paniniwala kay Jesus. Kung nagsusumikap ka, naniniwala ka, kung nananalangin ka at masipag kang naglilingkod, gumagawa ng mabubuting bagay, nagbibigay ng maraming pera. Kaya naman, sasabihin ng pastor na makakatanggap ka ng malaking biyaya sa harapan ng Diyos. Sinabi nilang ang Diyos ay may pinili na bago pa ang paglikha. Subalit, sila'y nagsisinungaling sa tingin ko. Makakatanggap ka ng mas maraming biyaya pag nasa langit na. Sabihin ninyo sa akin, kailan ba kayo naligtas? Sabihin niyo po, kung muling mabuhay ang isang patay, meron bang paraan para muling mabuhay ang patay na ito? Pagkatapos ng medical check-up, kung matagpuan na siya ay may cancer, tuberculosis, AIDS at iba pa, siya ay gagamutin. Bibigyan siya ng gamot o di kaya'y ooperahan. Pagkatapos gamutin, sasa ilalim siya sa recovery. Maari bang gumaling ng kusa ang sakit na ito kung walang proseso? Walang ganoon. Pinagdurusa at pinapatay ng sakit ang katawan. Ang sakit ng katawan o ang kasakit ng kaluluwa ay ang kasalanan. Ang tao ay makasalanan mula pagkapanganak at ang tao ay patuloy na gumagawa ng krimen sa kanilang buhay. Subalit, paano ba maliligtas ang isang tao? Merong proseso upang matanggap ang kaligtasan. Ang isang taong may sakit habang gumaling, habang gumagaling, ay maaring manghina ang kalusugan ng ilang sandali. Kapag ang isang nalunod ay nailigtas, dapat siyang lumakad. Subalit, kung hindi siya gumagalaw, kung gayon, baka siya'y patay na. Subalit, kahit na sa paglakad niya, maaari siyang manghina. At pagkatapos niyang gumaling, mayroong proseso ng kanyang paggaling. Sa ganitong paraan, pagkatapos matanggap ang kaligtasan, mayroong proseso kung saan ang ating mga puso at buhay ay nababago. Doon po sa Filipos chapter 2 verse 12, kaya nga mga minamahal ko,
kung paanong lagi ninyo akong sinusunod hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Hindi ito nangangahulugang dapat na maligtas tayo o maligtas kayo ulit, kundi ibig sabihin na ang puso at buhay ng isang ligtas ay dapat na mabago kagaya ng isang taong ligtas. Pagkatapos nating maligtas, dapat tayong patuloy na mabago hanggang sa pumunta na tayo sa Panginoon. Ang ating puso at buhay ay dapat na maging kagaya ng Panginoon. Ang ating buhay ay dapat na maging higit at higit na kagaya ng Panginoon, at kapag ang Panginoon ay pumarito, ang ating katawan ay babaguhin sa isang malwalhating katawan na kagaya ng Panginoon. Ang ating buhay ay dapat unti-unting mababago. Ang Kristiyano ay naghihintay sa muling pagdating ng Panginoon. Doon sa Hebreo 9:28, ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami at magpakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Ang Panginoon ay nagpatawad sa ating mga kasalanan ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang mga kasalanan kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya para sa kaligtasan ng ating katawan. Silang mga naligtas ay naghihintay sa Panginoon. Hinihintay natin ang pagdating ng Panginoon, at mula sa binasa natin, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos. Si Jesus ay namatay sa krus. Isinugo ng Diyos ang kanyang tanging anak na si Kristo maging sa kamatayan upang iligtas tayo. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, ito yung pag-ibig ng Diyos, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo'y mga makasalanan na mapapahamak, subalit tayo'y naligtas. Kaya mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos, at higit pa hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Tayo'y naligtas at naging mga anak ng Diyos. Subalit, hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Silang mga naligtas ay naging iba na sa mga hindi ligtas. Hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Ang mga anak ng tao o ang mga anak ng Diyos ay napapagod din. Nahihirapan, minsan nagkakasakit, inuusig at kinapupuotan ng mga tao. Ano yung patunay na ikaw ay anak ng Diyos? Alam na ito ng mga ligtas. Kapag tinitignan ng mga tao ang pamumuhay ng mga ligtas, maaari silang magtaka. Bakit ang mga taong ito ay nagkakasakit, nagdurusa at naghihirap, sinasabi nilang sila'y mga anak ng Diyos? Kung talagang sila'y mga anak ng Diyos, hindi ba dapat namumuhay sila ng maayos? Ganito yung iniisip nila. Si Jesus yung tanging anak ng Diyos. Ang Diyos na tagapaglikha ay pumarito sa katawan ng tao. Ang Diyos na tagapaglikha ay pinaglihi ng isang birhen. Sa iba'y ito'y walang katuturan, subalit ito'y totoo. Ang Diyos ay pumarito bilang tao. Doon sa Filipos 2:1-7, na siya'y bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Siya'y pumarito sa anyo ng tao, subalit si Jesus ay kapantay ng Diyos. Subalit, siya'y pumarito sa anyo ng tao, siya'y pumarito sa anyong alipin. Siya'y ipinaglihi ng isang birhen upang maging tao. Siya'y inihiga sa sabsaban, siya'y isinilang sa isang mabahong kulungan ng hayop, at siya'y lumaki sa pamilya ng isang mahirap na karpintero sa loob ng 30 taon. Yung pagiging karpintero po ay isang mababang uri ng trabaho. At pinasimulan ni Jesus ang kanyang pampublikong gawain sa loob ng 3.5 taon. Subalit, siya'y nagdusa ng marami dahil walang lugar man lamang na mapagpahingahan. Itinuro ni Jesus ang salita sa Jerusalem kapag araw at natutulog sa hamog ng gabi kasama ang kanyang mga alagad sa bundok ng mga olibo. Nagtago siya mula sa mga Hudyo at tumahas papuntang Galilea, at habang naglalakbay sa dagat ng Galilea, siya'y nakatulog sa bangka dahil sa pagod.
Pinagaling niya ang mga tao kaya wala nang oras upang kumain at ikinalat ang kanyang balita o kanyang salita. At siya'y kinapuotan ng mga Hudyo at hinatulan ng kamatayan, hinagupit ng hindi mabilang na beses at kalaunay ipinako. Bakit nga ba namatay ang anak ng Diyos ng miserable? Ito'y upang iligtas tayo. Sa Mateo 4, doon ay nag-ayuno si Jesus sa loob ng 40 araw at tinukso ng Diablo sa ilang. Siya po ay nagutom at napagod. Kaya nga nagpakita yung Diablo at sinabi, "Ikaw ang anak ng Diyos. Bakit ka nagugutom? Maari mong gawing tinapay ang mga batong ito. Gawin mo. Maari mong gawin at kainin." Ano yung sinagot ni Jesus? Sinabi ba niya, "Ah, okay. Nakalimutan ko. Maari kong gawing pagkain ang mga batong ito. Subalit ako'y nagugutom ng walang rason." Ganito po ba yung sinabi ni Jesus? Binanggit ni Jesus ang mga salitang nasa Deuteronomio. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Kaya iyon ang binanggit ni Jesus. Yung salitang mula sa Deuteronomio, chapter 8, verse 3. Karamihan sa atin ay ganito ang pagkakaunawa sa talatang ito. Ah, hindi tayo nabubuhay sa tinapay lamang. Kailangan nating basahin at matutunan ang Biblia. Tama rin po ito. Sa Hob, pinagyaman ko ang mga salita ng kanyang bibig sa aking dibdib. At ano yung sinabi ni Jesus? Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Si Jesus ang salita. Si Jesus ay puno ng salita. Subalit, bakit niya sinabing ang tao ay mabubuhay sa salita? Ang buhay na sumusunod sa salita ay ang pagkain ni Jesus. Alam ba ninyo ito? Sa pamamagitan ng salita, ang ating kaluluwa ay naligtas. At sa ating pagbabasa, pag-aaral at pakikinig ng salita, ang ating buhay ay unti-unting nababago at lumalago. Kaya tunay nga na ang salita ng Diyos ay pagkain natin. Katulad ng sinabi ng aklat ng Hob, pinagyayaman ko ang mga salita sa kanyang bibig o ng kanyang bibig sa aking dibdib. Gayunman, ang salitang sinabi ni Jesus ay mas nakakahigit na kahulugan. Merong mas nakakahigit na kahulugan kaysa dito. Ito ay kung ang isang tao ay gutom, sa halip na humanap kaagad ng kanyang makakain, dapat ay mamuhay muna siya na sumusunod sa salita ng Diyos na siyang kanyang pagkain. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Ang katwiran ay tinutukoy dito. Ito ay yung gawain o gawin yung kalooban ng Diyos. Kapag gutom tayo, naghanap tayo ng makakain. Siya nga pala, si Jesus din ay nagutom, ngunit mas inasam niyang gawin ang kalooban ng Diyos higit kaysa sa pagkain para sa katawan. Doon sa Juan chapter 4, habang siya ay patungo sa Galilea mula sa Judea, si Jesus ay dumaan sa Samaria sa ilalim ng nakakapasong init ng araw. Nang si Jesus ay umalis ng tanghali kasama ang kaniyang mga alagad, siya ay pagod na pagod, nauuhaw at gutom. Kaya umalis yung kaniyang mga alagad upang bumili ng pagkain na kanilang makakain. Subalit si Jesus, kanyang ipinangaral ang salita sa babaeng Samaritana na mayroong napakaraming kasalanan upang siya ay maligtas. Pagkakita ni Jesus sa kanya, si Jesus ay nauuhaw. Higit kaysa pagkauhaw ng kanyang laman. Ang babae ay kaawa-awa. Ang kanyang asawa ay hindi niya tunay na asawa. Tinukso niya ang asawa ng ibang babae. Siya ay nagkaroon ng relasyon sa isa, dalawa, tatlo, lima o anim.
May ginoong Park, may ginoong Lee, may ginoong Jung. Siya ay may napakaraming kasalanan ng panahong iyon. Kaya nga, kapag ang ibang tao ay nagiigib ng tubig tuwing umaga o gabi, hindi siya nakikisabay sa kanila sapagkat siya ay pinaparatangan ng mga tao. Kaya siya ay nagtutungo doon para mag-igib ng tubig kapag wala ng tao. Nang panahong iyon, ang nakita ni Jesus ay isang makasalanang babae. Pagkakita niya sa kanya, si Jesus ay uhaw na iligtas siya. At ang pagkauhaw para iligtas ang makasalanang babae na iyon ay mas higit kaysa pagkauhaw sa laman. Kaya sinabi ay humiling sa kanya na siya'y bigyan ng tubig. Normal lang ba para sa isang manlalakbay na mapadaan lamang ang humingi ng tubig sa isang babaeng nag-iigib? Ngunit paano ang naging tugon ng babaeng Samaritana? Ah, sige, bibigyan kita. Ganito ba yung sinabi niya? Nang makita ng babae si Jesus, napansin niya na siya ay isang Hudyo. Ang mga Samaritano ay mga may halong lahi ng Hudyo at Hintil. Sa madaling salita, ang kanilang lahi ay meron ng halo. Nung nakipagdigma ang hilagang Israel, sila ay dinakip ng mga Hintil at sila ay naihalo sa kanila. Dahil sa winasak ng Assyria ang hilagang Israel, sila ngayon ay naihalo na sa mga Hintil. Kaya nga, para sa mga Hudyo, ang Samaritano ay tulad sa mga aso na mga traidor. At para sa mga Samaritano, ang mga Hudyo ay kanilang kaaway. Kaya nung pagkakita ng babaeng Samaritana kay Jesus, ay maaring iniisip niya, ah, siya ay isang Hudyo. Narinig ko ang mga kaaway ay magtatagpo sa isang makitid na tulay na kahoy. Ikaw ba ay isang Hudyo? Ang tingin ninyo sa amin ay tulad sa aso pero hihingi ka sa akin ng tubig? Hindi, hindi ko gagawin. Siya ay tumanggi. Ang makasalanang babaeng ito ay walang talagang awa kahit nakatiting. Magandang magkita sa isang makitid na tulay na kahoy. Bibigyan ba kita ng tubig? At bakit humihingi ng tubig ang lalaking Hudyo sa babaeng Samaritana tulad ng isang aso? Alam ni Jesus na hindi siya bibigyan ng tubig kahit na humingi siya dito. Alam niya ang lahat. Na siya ay makasalanang babae, na siya ay walang awa kahit nakatiting. Hindi siya humingi upang makainom ng tubig. Ginawa niya ito para bigyan siya ng tubig na buhay. Kaya sinabi ni Jesus, kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, bigyan mo ako ng inumin, kung nalalaman mo yung kalooban ng Diyos. Dala ko ang regalong mula sa Diyos at ito'y gusto kong ibigay sa iyo. Kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo'y nagbibigay o sa iyo'y nagsasabi, bigyan mo ako ng inumin, ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. Kahit na hindi ka magbigay ng tubig, pero kung hihingi ka sa akin, ako ay siyang may dala ng regalo ng Diyos. Ikaw ay bibigyan ng tubig na buhay. Gusto niyang ibigay ito sa kanya, kaya humingi siya na bigyan siya ng tubig. Dapat muna niyang lapitan yung babae, hindi po ba? Gayon man, siya ay nagulat. Siya ay tipo ng tao na hindi nagbibiro. Ginoo, malalim ang balon na ito ha, sapagkat ang balon ay talagang malalim. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, wala kang pansalok ng tubig at malalim ang balon. Saan ka ngayong kukuha ng tubig na buhay? Higit ka bang dakila kaysa sa aming amang si Jacob na sa aming nagbigay ng balon na ito? Dito'y umiinom siya, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop. Iniisip niya na wala siyang pansalok na pang-igib ng tubig dahil ang balon ay malalim para igibin. Sa isip ng babae, paano niya ako bibigyan ng tubig? Sinabi ni Jesus, sumagot si Jesus sa kanya, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw, subalit ang sino mang uminom ng tubig na aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Kahit na inumin mo ang tubig na ito ay mauuhaw at mauuhaw ka pa rin. At kahit na makatagpo ka pa ng ibang asawa, hindi ka makakakita ng tunay na magbibigay sa iyo ng tunay na kasiyahan. Kahit na kumain ka ng paulit-ulit, kahit gawin mo ang lahat ng bagay, ay wala roong tunay na kasiyahan. Gayunpaman, subalit ang sino mang uminom ng tubig, ano po ito?
tubig ng Espiritu. Subalit, ang sino mang uminom ng tubig ng aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Kung ipaliliwanag ko po ito ng buo, baka hindi na tayo makakain ng tanghalian ngayon. Ang dahilan lang naman kung bakit ko ito ipinapaliwanag sapagkat kahit na nauhaw si Jesus, ngunit nang makita niya yung taong patungo sa impyerno, ang kanyang pagkauhaw sa pagliligtas ng mga naliligaw na kaluluwa ay patindi ng patindi. Yung mga alagad niya ay kumuha ng pagkain at sinabi niya sa kanya, Rabbi, kumain ka. Nang marinig ng babaeng Samaritana ang salita ni Jesus ay kaagad niyang tinipon o itinapon yung tipunan ng kanyang tubig at kanyang inisip na siya ang Kristo na kanilang hinihintay at nakalimutan niya niyang bigyan siya ng tubig. At pumarito siya sa bayan ng Samaria at ang mga tao sa Samaria ay pumunta sa kanya upang malaman kung ano nangyari. Ang mas matinding pagkauhaw ay dumating. Merong napakaraming makasalanan sa Samaria, hindi lamang yung babaeng Samaritana. Rabi, kumain ka. Subalit sinabi niya, ako'y may pagkain na hindi ninyo nalalaman. Kaya't sinabi ng mga alagad sa isa't isa, may nagdala ba sa kanya ng pagkain? Ako'y may pagkain na hindi ninyo nalalaman. Ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Kaya nga ganito, ang pagkain para kay Jesus ay ang iligtas niya ang maraming makasalanang kaluluwa sa Samaria sa panahong pinakagutom siya, nauuhaw at nagugutom. Ang kanyang pagkain ay ang gawin ang kalooban ng Diyos. Ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Oo, kaya nga si Jesus ay sobrang pagod at gutom sa ilang. Siya ay tinukso ni Satanas na gawing tinapay ang bato para makain. Sa oras na yun, sinabi ni Jesus, nasusulat hindi sa tinapay lamang na mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Mga kapatid, hindi dapat sa tinapay lamang tayo nabubuhay. Kaya binabasa ko ang Biblia bago ako kumain ng pagkain. Higit sa lahat, ang pagbabasa ng Biblia ang pinakamahalaga sa akin. Nung ako ay nasa Theological Seminary College, dati ay nabasa ko yung bagong tipan higit na 50 beses. Kaya kapag oras na para kumain, binabasa ko muna yung Biblia bago ko kumain ng pagkain. Pero hindi ko na gustong gawin ito. Dahil nagbabasa ako ng Biblia ng buo sa ordinaryong mga araw. Mabuti rin naman ito, ngunit mas mahalagang bagay ay kung paanong sinusunod natin ang salita ng Diyos na siya nating pagkain. Ito yung ating ginagawa, yung kalooban ng Diyos. Oo, kaya tayong mga taong naligtas ay hindi katulad ng ibang mga tao sa mundo. Ang pag-iisip, paraan ng pamumuhay, layunin ng buhay at pag-asa ay magkaiba. Kaya tayo ay mga anak ng Diyos. Ngunit kung magiging ano tayo ay hindi pa nahahayag. Ang kahulugan na tayo ay anak ng Diyos ay nasa ating espiritu at panloob na pagkatao. Pero hindi pa nababago yung anyo natin sa harapan ng mga tao, hindi po ba? Pangit pa rin yung mga taong pangit ngayon. Oh, di ba? Mahirap pa rin naman yung mga mahirap hanggang ngayon. At may sakit pa rin yung mga may sakit. Hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Gayunpaman, sinabi ng Panginoon, nalalaman natin na kung siya'y mahayag sa pagdating ng Panginoon, tayo'y magiging katulad niya, sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. Sa muling pagdating ng Panginoon, kapag siya'y nahayag, siya'y ating makikita. Kung paanong tinitignan ako ng Panginoon, ay makikita ko rin yung Panginoon. Sinasabi ng Biblia, nalalaman natin, tayo'y magiging katulad niya. Tingnan ulit natin. Doon sa unang Juan, chapter 3, verse 2. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. Iyon yung oras na babalik at magpapakita ang Panginoon sa atin. At pagkatapos, tayo ay magiging gaya ng Panginoon.
Paano tayo magiging gaya ng Panginoon? Gaya ng Panginoon. Makikita lamang natin yung Panginoon kapag tayo'y magiging gaya niya. Makikita natin yung Panginoon bilang siya. Kilala ba ninyo yung mga tao na nakakita ng muling nabuhay na Jesus? Tanging yung mga naligtas yung nakakita ng muling nabuhay na Panginoon. Yung mga nakakita sa muling nabuhay na si Jesus ay yung mga ligtas. Hindi nakita ng mga Hudyo yung muling nabuhay na Panginoon, kaya nga sila'y nagpakalat ng kasinungalingan na kinuha ng mga alagad yung katawan ng Panginoon. Maging sa ngayon, kung darating yung Panginoon, makikita natin yung Panginoon na noon ay iniisip lamang natin sa ating mga puso. Ano yung mangyayari kapag nakita natin yung Panginoon? Tayo ay magiging gaya ng Panginoon sapagkat siya ay ating makikita bilang siya. Ibig sabihin, kapag nakita natin yung Panginoon bilang siya, tayo ay magiging gaya ng Panginoon. Ito'y gaya ng isang nakakatakot na insekto na gumagapang dun sa puno, gumagapang, papasok at palabas sa isang kukun at tapos magiging isang paru-paro at agad lumilipad. Ang ating mahina at hamak na katawan ay magiging malwalhating katawan gaya ng sa Panginoon. Dun sa Filipos 3:21, sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit, mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalhatian ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang maipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Kapag dumating ang Panginoon, yung ating katawan ay magiging espiritual at magiging malwalhating katawan gaya ng sa Panginoon. Paano tayo dadalhin pa itaas kung hindi tayo mababago? Itataas ba tayo gamit ang katawang ito? Sa katunayan, iyon ay ang ating masidhing kahilingan, ngunit hinihintay natin ang oras na iyon. Tama po ba? Sa katotohanan, maraming tanda bago bumalik yung Panginoon. Sa Mateo 24:14, at ang magandang balitang ito at ang kaharian ay ipapahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Yung oras ng muling pagdating ng Panginoon ay yung katapusan ng mundo ay pareho o sabay. Bago dumating yung Panginoon, yung Ebanghelyo ay maipapangaral sa buong mundo. Ito ay naipapangaral na ngayon sa lahat. Kapag dumating yung Panginoon, yung panahon ng biyaya ay matatapos na rin. Kung gayon, yung pag-uukom sa huling panahon na ay napagdesisyonan na. Kaya tayo ay naghihintay sa muling pagdating ng Panginoon. Sa Mateo 24:32, si Jesus ay bumangon ng maaga upang pumunta sa Jerusalem at siya ay nagutom ngunit wala siyang makain. Habang nasa daan, yung puno ng igos sa tabi ng daan ay umuusbong na yung dahon. Kaya tumingin, sa tingin ko, pumunta yung Panginoon upang kumain ng bunga niyon dahil umuusbong na yung mga dahon. Baka sakaling may bunga na. Nang dumating yung Panginoon, meron lamang mga dahon ngunit walang bunga. Sinumpa ni Jesus yung puno ng igos, natuyo at namatay. Makalipas ang ilang sandali, ito nga ay natuyo at namatay. May isang philosopher na nangangalang Bertrand Russell. Ito ay sumulat ng aklat na may pamagat, Why I Am Not a Christian. Namatay na maaga yung kanyang mga magulang at siya ay pinalaki ng kanyang lola, isang mahigpit na Kristiyano. Kilala ninyo po ba si Bertrand Russell? Yung hanggang sa dulo, ang taong ito ay hindi naniwala kay Jesus. Wala siyang pakialam kung sabihin ito ng kanyang lola. Sinulat niya yung aklat na Why I Am Not a Christian. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi ako naniniwala kay Jesus ay dahil sinumpa ni Jesus yung puno ng igos kaya ito ay natuyo agad. Sinabi niya, si Jesus ay isang kakaibang tao. Gaya ng ako ay pumunta upang mamitas ng persimon, ay wala akong nakita kaya pinutol ko ito. Ang punong ito ay dapat mamatay. Wala itong anumang bunga, dapat itong patayin. Inisip niya, ginawa ito ng Panginoon. Sinabi niya, merong kapangyarihan si Jesus, ngunit siya ay kakaibang tao. Isang puno ng igas, o walang bunga, patayin. Ganito yung inisip niya. Sabi ng ibang tao, alam ba ninyo kung ano yung sinasabi ng Biblia kung titingnan ito sa ibang pananaw?
Isa sa aking kamag-anak ay isang matalinong college student. Siyempre, hindi na siya college student ngayon. Siyempre, adult na siya ngayon. At siya ay nagbabasa ng Biblia, ngunit binabasa lamang niya yung digmaan dun sa Josue at dun sa hukom. Habang siya ay nagbabasa, nang pumasok yung mga Israelita sa lupain ng Kanaan, pinatay nila yung lahat ng mga kanineo at sinakop ito. Kaya sinabi niya, ito yung istorya ng Three Kingdoms ng China. Oo, Three Kingdoms, sinabi niya. Hala, hindi ko ito maunawaan. Iniibig lamang ng Diyos yung mga Israelita at pinatay yung iba. Well, kung titingnan mo sa ganong paraan, sa katunayan, ay medyo kakaiba nga ito, tama po. Kung titingnan mo yung lumang tipan ay panahon ng pagkawasak sa mga kaaway at yung bagong tipan ay yung panahon ng pagmamahal sa mga kaaway. Kung gayon, ano yung lumang tipan? Kapag naunawaan ninyo ito, ito ay nasa espiritual na sitwasyon. Ang lahat ay nasa espiritual na digmaan. Ibig sabihin, yung lahat ng mga sumasalungat sa Diyos ay mawawasak. Ipinapakita ng Biblia yung espiritual na digmaan sa ganoong digmaan. Ang mundong ito ay puno ng kasamaan. Nakontrol na ng Diablo yung kaluluwa ng mga tao. Kaya sa lumang tipan ay ipinahayag yung kasaysayan ng pananaig sa pagkontrol ni Satanas at yung pagliligtas sa kaluluwa ng mga tao gaya ng sa digmaan. Gayunpaman, hindi ito yung nasa panahon ng bagong tipan. Kaya kapag hindi natin naiintindihan yung Biblia, lahat ng bagay ay kakaiba. Kung titingnan ninyo yung Biblia sa maling paraan, makikita ninyo na sinumpa ni Jesus yung walang bunga na puno ng igos para bang pinatay niya ito dahil sa galit, dahil sa wala siyang makuhang bunga, ngunit hindi po yun totoo. Lahat ng himala na ginawa ni Jesus ay mayroong mahalagang kahulugan. Ano yung tinuturo ng talinhaga ng puno ng igos? Tingnan natin doon sa Mateo 24:32. Sa Mateo 24:32. Nandito yung talinhaga ng puno ng igos. Kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinhaga, kapag malambot na ang sanga nito ay umuusbong na ang dahon, alam ninyong malapit na ang tagaraw. Gayun din naman, kayo kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. Yung puno ng igos ay kumakatawan sa Israel. Siyempre po, maging yung puno ng ubas ay kumakatawan din sa Israel. Yung puno ng igos ay namumunga kagad nang hindi namumulaklak. Kung titingnan nyo yung cherry blossom, mula itong mga dahon, ngunit namumulaklak muna ito. Tama? Ito ay medyo kakaiba. Yung magnolia flowers ay namumulaklak din, ngunit namumulaklak ito ng walang dahon. Ngunit yung puno ng igos ay mas kakaiba. Lahat ng puno ay namumulaklak at pagkatapos ay nagbubunga. Ngunit yung puno ng igos ay hindi kailangang mamulaklak upang mamunga. Kung hahatiin natin yung bunga ng igos, yung loob nito ay pula, kaya sinasabi ng iba, hindi ito igos, ito ay isang bulaklak sa loob ng bunga. Ngunit ito yung sikreto ng mga igos. Yung Israel, yung puno ng igos. Kaya nga, yung talinhaga ay patungkol sa Israel. Yung puno ng igos na mukhang natuyo sa panahon ng taglamig, ay lalabas yung kanyang matutulis na dahon pagdating ng tagsibol o sa unang bahagi ng tag-araw. Isang beses nagtanim po ako ng puno ng igos ng isang paso, ngunit natuyo ito ng taglamig. Ngunit nang bubunutin ko na yung puno ng igos, hinayaan ko muna ito para makita kung mabubuhay ito. Di kalaunan, dumating yung tagsibol at iyon ay medyo sa huling parte na ng tagsibol nang lumabas yung mga matutulis na dahon. Habang yung tuyong puno ng palambot, yung dahon ay umuusbong. Kaya pag-aralan ninyo yung mula sa puno ng igos, pag-aralan ninyo ang Israel. Yung Israel ay nagkasala sa pagtanggi kay Kristo. Kaya noong AD 70, pinamunuan ng Roman General Titus yung isang hukbo at sinakop yung Jerusalem at sinunog yung Jerusalem o yung Jerusalem Temple at walang awang pinagpapatay yung 1.1 million ng mga Hudyo.
At noong AD 126, pagkatapos ng pagdating ni Jesus, pinamunuan ni Emperor Hadrian yung hukbo ng Roma papunta sa Jerusalem at pinatay ang 580,000 ng mga Hudyo sa Jerusalem. At pinalayas ang lahat ng mga Hudyo sa lupain ng Israel. Tuluyan silang pinaalis ng emperador. Hindi niya pinahintulutang manirahan yung mga Hudyo sa lupain ng Israel. At yung lungsod kung saan nakatira yung mga Israelita ay nawasak lahat. Mula noon, gaano karaming mga Hudyo na yung mga namatay saan man sila pumunta pagkatapos na sila ay palayasin sa lupaing ibinigay ng Diyos at pinangalat sa mahigit na 100 na mga bansa sa buong mundo. Gaya ng Europe ngayon, maraming bansa yung hindi tumanggap sa kanila bilang mga refugees at namuhay sila sa mga refugee camp ngunit sila ay pinagpapatay saan man sila pumunta. Yung mga Hudyo ay trinatong parang mga basura. Kaya, pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos. Sa katunayan, nang namatay si David, yung kanyang anak na si Solomon, yung namuno sa bansa. Ngunit si Solomon ay matanda na at maaring mayroon siyang demensya. Kaya, nagdala siya ng mga babaeng banyaga at sumamba sa harapan ng mga Diyos-Diyosan at hinandugan ng mga babaeng banyaga. Sinabi ng Diyos, "Hoy, bakit ka sumasamba sa mga paganong Diyos-Diyosan?" Ilang beses silang sinabihan ng Diyos. Hindi lamang sila nakinig. Kaya ano yung nangyari? Binigay ng Diyos yung 10 lipi kay Jeroboam, naghimagsik si Jeroboam, kinuha yung 10 lipi at umalis kasama sila at iyon ay naging hilagang Israel. Tanging yung lipi ni Juda ang nanatili sa Jerusalem at ang lipi ni Levi na naglilingkod sa templo ay hindi makapunta sa amang lugar kaya sila ay nanatili. Tanging lipi ni Juda at lipi ni Levi yung nanatili at sila ay naging Timog Juda. Yung Israel ay nahati sa dalawa, Hilagang Israel, Timog Juda. Pagkatapos, yung Hilagang Israel ay nawasak ng Assyria noong 721 BC. Yung Timog Juda ay nawasak ng Babylonia noong 586 BC. Pareho silang nawasak at pagkatapos ay naglaho yung bansa. Yung hari ng Babylonia na si Nebuchadnezzar ay nilusob yung Jerusalem at sinunog ang templo na itinayo ni Solomon. Dinukit niya yung mata ni Sedekiyas at dinasya bilang bihag sa Babylonia na bihag sila. O nalbihag yung lahat maliban lamang sa ilang mahihirap na magsasaka at ang mga Israelita ay binihag ng 70 years. At kahit na nakabalik sila pagkatapos ng 70 years, patuloy silang sinakop ng Medes, Persia, Greece, at Roma. Ito ay pagkatapos ng Babylonia. Yung Medes, Persia, Gresya, at Roma. Yun ang sumakop sa kanila at niyurakan sila ng mga makapangyarihan. Pagkatapos na mawasak ng yung Juda ng Babylonia noong 586 BC, sila ay naging koloni sa loob ng 600 years. Dumating si Jesus ng yung makapangyarihang pinamumunuan ng Roma, yung Israel. Yung mga Romano ay nangungulekta ng buwis mula sa mga Israelita at ibinibigay kay Roman Emperor Caesar Augustus. Sinakop ng hukbo ng Roma ang Jerusalem at pinamahalaan nito. Si Pilato na gobernador yung pinadala ng Roma, siya yung naging hukom ng Israel. Iyon ay nung dumating si Jesus sa lupain ng Israel. Siya ay dumating upang tubusin yung mga kasalanan ng sanlibutan bilang si Kristo. Gayunpaman, ang mga Hudyo ay naghihintay kay Jesus na dumating bilang hari at inaasahan nila na siya yung tatalo sa Roma bilang hari at palalayain yung Israel. Sa mga awit, number 2 verse 1, nagsasabwata ng mga bansa at nakikipaglaban sa Diyos. At siya ay nakaupo sa kalangitan at tumatawa. Gayunpamay, inilagay ko ang aking hari sa Sayon sa aking banal na burol. Sino yung haring ito? Siya yung Kristo. Sila'y iyong babaliin ng pamalong bakal at dudurugin mo sila gaya ng banga. Ang mga bansang gagawin kong
mana mo, at ang mga dulo ng lupa ay magiging iyo. Kapag ang mga huling hari sa mundong ito ay hinamo ng Diyos, siya ay magpapadala ng hari na dudurog sa kanila na gaya ng mga banga sa pamagitan ng pamalong bakal, at ang kaharian na pinamumunuan ng Diyos ay magpapatuloy hanggang sa mga dulo ng lupa. Oo, ito ay sinulat ni David. Kanyang sinako pang lahat ng mga bansa sa kanyang palibot, ngunit dito, hindi siya nagsasalita para sa kanyang sarili. Siya ay ang anino ng Kristo na darating. Kaya nga sa mga awit 2, sinasabi sa atin kung kailan darating ang Kristo. Kanyang tatalunin ang lahat ng mga kaharian sa mundo at matatatag ang kanyang kaharian hanggang sa mga dulo ng lupa. Sa lumang tipan, tuwing ang mga Israelita ay nagkakasala, sila ay pumapatay ng tupa, kambing at guya at pinadadanak ang dugo para sa kapatawaran ng mga kasalanan at patuloy na ginagawa ang ganito. Ang dugo'y siya ay tumutubos dahil sa buhay. Ito, yung nangangahulugan, ang tanging anak ng Diyos ay namatay sa krus kagaya ng tupa at magiging kabayaran para sa kasalanan ng buong sanlibutan, at ang ebanghelyo ay ipapangaral sa buong mundo upang magligtas ng mga kaluluwa at upang ihanda sila sa pamagitan ng langit. Pagkatapos ay maipahayag ang ebanghelyo sa mundo at si Jesus ay muling darating, siya ay darating bilang hari ng mga hari na nakasakay sa puting kabayo sa Apokalipsis 19. Merong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, hari ng mga hari. Sa kanyang likuran, merong maraming kabayong puti na nakasakay doon. Ito ang imahe ng muling pagbalik ni Jesus sa mundo. Pagkatapos na ang ebanghelyo ay maipangaral sa buong mundo at gawin ang pagliligtas sa mga kaluluwa, ay tapos na. Ang Israel ay manunumbalik at ang kaharian ni Kristo ay matatatag sa mundong ito at magiging sentro ito ng Israel na si Kristo ang mamamahala sa loob ng 1,000 years gaya ng nakasulat sa Apokalipsis 20 verse 4. Pagkatapos ng 1,000 years, ang mundo ay mawawasa at magkakaroon ng isang bagong langit at bagong lupa. Ito yung pagkakaayos na ginawa ng Diyos. Tinanong ng mga alagad si Jesus pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na muli, "Panginoon, ito ba ang panahon ng panunumbalikin mo ang kaharian ng Israel?" Tinanong nila kung pagkatapos ng pagkabuhay na muli ni Jesus ay kanyang sasakupin ng Roma at palalayain ng Israel. Si Jesus ay sumagot, "Ang mga oras o ang mga panahon ay itinakda ng Ama sa pamagitan ng kanyang sariling otoridad." Sinabi niya, "Ito ay plano ng Diyos, ngunit hindi pangayon." Ang panumbalik ng Israel ay mangyayari pagkatapos na ang ebanghelyo ay maipangaral sa buong mundo at ang lahat ng mga taong pupunta sa langit ay handa na. Ngayon, ang pagdating ng ating ngayon, dapat nating gawin ay tanggapin kayo ng kapangyarihan pagbaba ng Espiritu Santo at kayo'y maging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ito ang inyong tungkulin. Pagkatapos, kapag ang Panginoon ay dumating bilang hari ng mga hari, ay darating ang paghuhukom sa mundong ito at ang kaharian ni Kristo ay muling lilikain na mas maganda kaysa sa halamanan ng Eden. Ngayon, sinasabi ni Jesus na ang mga salitang ito ay mangyayari at kagaya ng kanyang sinabi, at ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipapahayag sa buong daigdig. Kung tatanungin ninyo siya, "Panginoon, ito ba yung panahon ng panunumbalikin mo ang kaharian ng Israel?" Sasabihin niya, "Oo, ito na ngayon." Ang Israel ay biglang nagkaroon ng kalayaan noong May 14, 1948. 2,000 years pagkatapos ng pagkabagsak ng kaharian, ang pagkabagsak ng kaharian ng Juda. Yung mga Israelita ay nagkalat sa buong mundo sa loob ng 1,900 years at sila ay walang mga tahanan sa loob ng 2,600 years. Saan sa mundo merong ganitong bansa? At paanong naitayo ng Israel ang sariling bansa nito? Sinabi ng Biblia na uusbong ang mga dahon ng igos. Ang Israel ay naging wasak at pinaalis sa kanilang sariling lupain, kaya't simula ng pagbagsak ng kaharian, ang mahabang 2,600 years ng mga kahirapan ng Hudyo ay natapos na. Ang Israel ay inakalang patay na ay naging malayang bansa noong May 14, 1948, kagaya ng dahon ng igos na umuusbong. Ngayon, tignan po natin dun sa Isaiah chapter 66. Isaiah chapter 66, tingnan natin sa verse 8. Isaiah chapter 66, verse 8.
Sinong nakarinig ng ganyang bagay? Sinong nakakita ng ganyang mga bagay? Ipapanganak ba ang lupain sa isang araw? Ilalabas ba sa isang sandali ang isang bansa? Sapagkat sa pasimula pa lamang ng pagdaramdam ng Zion ay isinilang niya ang kanyang mga anak. Ang Zion ay ang Israel, ang Jerusalem ay ang bundok ng Zion. Ngayon, ang mga salitang ito ay naisulat 2,700 years na ang nakalipas. Ang pagkawasak ng Israel ay naipropesiya. Ang panunumbalik ng Israel ay napropesiya rin. Dito, sinong nakarinig ng ganyang bagay? Sinong nakakita ng ganyang mga bagay? Anong nangyari? Ang bansa na lubusang nawala ay naipanganak sa isang araw. Paanong nailabas sa isang sandali ang isang bansa? O paanong ang isang bansa na nawala ng 2,600 years ay maipapanganak sa isang araw? Ang lupain na dating tinitirhan ng mga Israelita ay inokupahan ng mga Arabo. Sa Jerusalem ay mayroong moske ng mga Muslim. Sa Dome of Rock, ang Al-Aqsa Mosque, ang Omar Mosque. Ang Muslim force sa palibot nito ay napakahigpit at mahigpit na nagkakaisa sila bilang matinding kalaban ng Israel. Kaya paano makakapasok ang Israel? Matatalo ba ang Arab forces? Kukunin ang kanilang lupain at babaguhin ang lupaing tigang upang gawing malago at maging isang bansa. Kahit ang 1:10,000 ay imposible. Sa Ezekiel chapter 37, ang lambak ay naging puno ng tuyong buto. Anak ng tao, maaari bang mabuhay ang mga butong ito? Paanong mabubuhay ang mga buto? Hindi lamang mga buto, kundi mga tuyong buto. Maraming taon ang lumilipas o ang lumipas na ang mga buto ay naging tuyo na. Narito, aking bubuksan ang iyong mga libingan. Sila ay naging malaking hukbo. Ang Israel ay naging malaya at naging malaking hukbo, katulad ng nakasulat sa Ezekiel chapter 37. 2,600 years ago, kaya't sino ang maaring maging laban sa Israel? Nasaan ang ganitong pangyayari sa mundo? Ang panunumbalik ng Israel sa kalayaan ng Israel ay isang himala. Hindi ito magaganap kung walang kapangyarihan ng Diyos. At hindi ito mangyayari ng biglaan. Bagkus ito ay nakapropesiya na mangyayari ayon sa Biblia. Ilang libong taon na ang nakakaraan. Ito ang nangyari sa ating panahon. Mga kapatid, ang panunumbalik ba ng Israel ay gawa-gawang kwento lamang? Ang panunumbalik ng Israel ay sinasabing, sa puno ng mga igos ay pag-aralan ninyo ang talinhaga kapag nananiriwa ang kanyang sanga at sumusupling ang mga dahon at nalalaman ninyo na malapit na ang tagaraw, gayon din naman. Kapag nakita ninyong nangyayari ang mga bagay na ito, alam ninyong iyon ay malapit na, nasa mga pintuan na. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ano ang kahulugan ng lahing ito? Ang ibang tao ay ibinibilang na ang isang lahi ay 100 taon, ngunit walang ganitong salita sa Biblia. Ngunit ito ang sinabi ng mga Hudyo na nagpako kay Jesus sa krus, na pumatay ng mga propeta na bumabato na sa mga isinugo sa kanya. Ang lahat ng kabayaran sa dugo ng lahat ng nagpako at pumatay sa tanging bugtong na anak ng lahing ito. Ang lahing ito ay nawasak nang ang mga Hudyo ay pumatay kay Jesus ay buhay pa dahil sila ay nawasak noong AD 70 samantalang si Jesus ay namatay noong AD 33. Ito ay sinabi ng mga Hudyo sa ating lahi at sila ay nawasa. Pagkatapos ng kalayaan ng Israel ay sinakop ang Jerusalem noong July 5, 1967 sa panahon ng Middle East War. At ngayon, ang tanging natitira sa Israel ay magkaroon ng bunga kagaya ng puno ng igos na mayroong saganang dahon. Ang Israel ay puno ng igos. Sila yung puno ng igos ang isinumpa. Tingnan natin sa Deuteronomy chapter 4. Deuteronomy chapter 4 verse 13.
Deuteronomio chapter 4 verse 30. Sa iyong kapighatian kapag lahat ng mga bagay na ito ay dumating sa iyo sa mga huling araw, ay magbabalik-loob ka sa Panginoon mong Diyos at iyong papakinggan ang kanyang tinig. Ngayon, ang salitang ito ay naitala 3,500 years ago dahil ito ay naitala ni Moises. Ngunit sinabi dito, sa iyong kapighatian, nagsasalita at nagpopropesiya tungkol sa pagkawasak ng mga Israelita dahil sa pagtanggi kay Jesus. Sa Jeremias 24:8, ang puno ng igos. Meron din pong puno ng igos dito. Tulad ng masasamang igos na kasama ay hindi makakain. O igos na sa kasamaan ay hindi makakain. Sinasabi ng Israel ay kagaya ng masasamang igos na hindi makakain. Kaya't ito ay nakapropesiya ng Israel ay mawawasak at ikakalat sa buong mundo. Subalit, hindi sila ikakalat at mawawasak magpakilanman. Ngunit sinasabi dito, kapag lahat ng mga bagay na ito ay dumating sa iyo sa mga huling araw, ay magbabalik loob ka sa Panginoon mong Diyos at iyong papakinggan ang kanyang tinig. Kailan yung mga huling araw? Sa mga huling araw sa mundo. Ang Israel ay parabang nawala na. Nangangahulugang ito na ang Israel ay magiging malaya, babalik sa kanilang lupain sa mga huling araw at susunod sa salita ng Diyos. Subalit, hindi pa ito nagtatapos. Sila ay nakabalik na. Ngunit, hindi pa lubusang nanunumbalik hanggang ngayon. Meron pa rin moske doon sa Israel at one-third ng mga Hudyo nakatira sa Israel, yung one-third sa US, at yung one-third ay nakakalat sa buong mundo. Kahit na sila ay magtipon lahat, sila ay kulang 20 million. Sila ang ekonomiya ng mundo, kultura at mass media. Ang maliit na bansang ito ang pinakamalakas na hukbo sa mundo. Alam ba ninyo ito? Ano ang magagawa ng iba? Kahit yung mga Arabo ay nakikipaglaban sa kanila, ngunit hindi sila nagtatagumpay. Sa iyong kapighatian, kapag lahat ng mga bagay na ito ay dumating sa iyo sa mga huling araw, ay magbabalik loob ka sa Panginoon mong Diyos. Sila ay tumalikod sa lupain ng Israel. Kung titingnan natin sa Roma 11:25, sinabi na mayroong bilang ng mga hintil na ang ebanghelyo ay maipapangaral at ang Israelita ay babalik sa lupain ng Israel at sila ay maliligtas. Ito yung 144,000 mula sa lipi ng mga anak ni Israel na kasulat dun sa Apokalipsis chapter 7. 12,000 mula sa bawat lipi, kaya't 144,000. Ito yung mangyayari sa unang tatlo at kalahating taon bago yung pitong taon ng kapighatian. Kaya't ang salitang sila ay magbabalik loob sa Diyos at papakinggan ang kanyang tinig ay naipropesiya na. Ito yung katotohanan ng Israel ay magsisisi, tatanggap ng kaligtasan. Ngayon, kamusta? Ito ay ngayon na. Hindi pa rin ba kayo naniniwala? Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang laing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Sinasabi ng salitang ito na ang Panginoon ay darating habang nabubuhay pa ang taong nakakita sa muling pananauli ng Israel. Sa tuwing sinasabi ko ang mga bagay na ito, may ibang nagsasabi, ay, hindi siya dapat magsalita ng ganyang mga bagay. Anong gagawin niya kapag hindi siya dumating? Kung ganun, ay tanungin ninyo si Jesus. Bakit niya sinabi ang mga bagay na ito na hindi pa pala mangyayari? May mga bagay pa bang hindi natutupad? May mga pagkakataon bang nagkamali ang salita ng Diyos? Sabihin niyo po kung mayroon. Sinasabi na ang Panginoon ay darating habang nabubuhay pa ang mga taong nakatira sa pamanauli ng Israel. Kung gaano tanungin ninyo ang Diyos? Kung ganoon, tanungin ninyo po yung Diyos. At alam ba ninyo kung ano yung sasabihin ni Jesus pagkatapos nito? Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ngayon, ang hindi na lamang natutupad
ay ang panghuli. Ano yon? Yung pagdating ng Panginoon. Kung gayon, ano yung dapat natin gawin? Ito yung dahilan kung bakit kailangan tayong mabuhay ng gising. Ngayon, ang salitang ito ay naisulat 3,500 years na ang nakakaraan at natupad sa panahon natin. At ang papanauli sa Israel ay may kaugnayan sa ikalawang pagdating ni Jesus. At sinabi ito sa Isaiah 28, sapagkat ako'y nakarinig ng utos ng pagkawasak mula sa Panginoong Diyos ng mga hukbo sa buong lupa. At sa Isaiah 10:22, sinabi na, sapagkat bagamat ang iyong bayang Israel ay magiging parang buhangin sa dagat, tanging ang nalabi lamang sa kanila ang babalik. Mistulang ang lahat ay namatay at naglaho, gayunman, tanging yung nalabi lamang ang sa kanila ang babalik. Kapag ang bansang Israel nakabalik na sa lupain ng Israel at ang 144,000 ay naligtas na, kung gayon ang gawain ng Diyos ay tapos na. Ang nalabi lamang ang maliligtas. Ganito rin ang sinabi ng Isaiah 10:22. Ang pagkawasak ay naiutos na at inapawan ng katwiran. Ang salitang ito ay talagang nakakatakot. Ipinasya na niyang wasakin ang buong mundo. Pero kailan? Kapag ang bansang Israel ay nakabalik na sa kanilang lupain, ang pagkawasak ng matuwid na Diyos na nagtiis hanggang sa uli ay mangyayari. Pagkawasak. Ibig sabihin, pabagsakin at gawing pulbos. Gaano nga nakakatakot ang salitang ito at ito ay may sasakatuparan sa panahon natin. Ang matuwid na Diyos ay matagal nang nagtitiis at naghihintay sa isang araw gaya ng 1,000 taon hanggang sa ang ebanghelyo ay maipangaral sa buong mundo, bagamat ang mga tao ay patuloy na gumagawa ng kasalanan. Ngayon ay hindi na siya kailanman magtitiis. Ang pagkawasak na inapawan ng katwiran ay nangangahulugan na talagang pupulbusin niya ito at ikakalat. Kung titignan ninyo ang mga salita, tingnan natin. Doon sa Isaiah 10:22, sapagkat ang Panginoon, ang Panginoon ng mga hukbo ay gagawa ng lubos na kawakasan gaya ng inuutos sa gitna ng buong lupa. Manhid pa rin po ba kayo tungkol sa mga bagay na ito? Nabawi na ng Israel ang kanilang kalayaan pagkalipas ng 2,600 years ng pagkabagsak. Sinabi niya na mayroong bang bansa na naitatag ng biglaan sa isang araw? Sino sa inyo ang nakarinig na nakakita ng gayong mga bagay? Sa Biblia lang. Kaya ano yung dapat nating gawin? Hebreo 10:37. Hebreo chapter 10 verse 37. Hebreo 10:37. Basahin po natin ang sabay. Sapagkat sa sandaling panahon, ang siyang dumarating ay darating at hindi maantala. Bakit sinasabi nila na sa sandaling panahon ay darating ka na? Pero bakit hanggang ngayon ay wala ka pa? Ang isang araw sa kanya ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. Inyong itinuturing ang pagtitiyaga ng ating Panginoon bilang kaligtasan. Kaya nga, tayo'y maliligtas kung dumating na siya kaagad. O paano nga ba tayo maliligtas kung dumating na siya kaagad? Gayunman, ay may hangganan ang pagtitiis ng Diyos. Sa isang saglit, kapag nakita ito ng Diyos, ito ay saglit lang. Subalit kapag ang deadline na itinakda ng Diyos ay natapos na, ganito yung eksaktong kahulugan nito. Kapag dumating na yung deadline, siya ay hindi maantala. Ngayon ay tapos na ang deadline. Ngayon, kapag nakita ninyong nangyayari ng mga bagay na ito, sa panahon natin, tiyak na nakikita na ito. Sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, marunong kayong magbigay ng kahulugan sa anyo ng lupa at ng langit, subalit bakit hindi kayo marunong magbigay ng kahulugan sa kasalukuyang panahon? Sinasabi rin ninyo na ng napakaraming tao, kapag nakita ninyo yung ulap na tumataas sa kanluran, ay kaagad ninyong sinasabi na may darating na malakas na ulan at gayon din ang nangyayari. At kapag nakikita ninyong umiihip ang hangin sa habagat, ay sinasabi ninyo na magkakaroon ng matinding init at ito ang nangyayari.
gaano nga kaunlad ngayon ang pagtaya ng panahon na maging sa yung mga magiging panahon sa mga susunod na mga araw ay naitatala ng eksakto. Kapag may paparating na bagyo, kapag parating na ang panahon ng tag-ulan, ang taglamig at snow, pinaghahandaan niyo po ito. Pinaghahandaan natin ito, hindi po ba? Subalit sinabi ni Jesus, alam ninyo ito. Subalit bakit hindi kayo marunong magbigay ng kahulugan sa kasalukuyang panahon? Merong mga tanda, bakit hindi ninyo ito pinaghahandaan? Ganito yung ibig sabihin nito, na kailangan ninyong maghanda. Ano yung dapat natin gawin? Wala akong panahon para sabihin ang tungkol dito sa ngayon, dapat tayong magbalik sa katinuan. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na, kaya kayo'y magpakitino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. Ang wakas ay malapit na, ang araw ng pagdating ng Panginoon ay malapit na. Dapat tayong maghanda na salubungin ng Panginoon. At sino mang may ganitong pag-asa, paano po? Ay naglilinis sa kanyang sarili gaya naman niyang malinis. Sinabi niya doon sa 1 Pedro chapter 1, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo gaya ng sa kordero ng walang kapintasan at walang dungis. Yamang naligtas tayo sa pamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo gaya ng kordero na walang kapintasan at walang dungis, pagkatapos nating maligtas, tayo rin ay dapat na maging malinis gaya ng Panginoon, gaya ng kordero ng walang kapintasan at walang dungis. Sinasabi ng Biblia na kapag dumating na ang Panginoon, tayo'y magiging gaya niya. Anong dapat natin gawin upang maging malinis gaya ng Panginoon? Sa gayon ay masalubong natin ang banal at malinis na Panginoon. Dapat nating patuloy na pagsikapan na maging malinis. Dapat tayong lumayo sa kasalanan. Kapag nakita natin ang Diyos sa ating mga puso at buhay, dapat nating iwaksi ang lahat ng mga kasalanan na hindi karapat-dapat at marurumi. Doon sa Roma 13:11, bukod dito, alam ninyong ang panahon na ngayon, oras na upang magising tayo sa pagkakatulog. Malalim na ang gabi at ang araw ay malapit na, kaya't iwaksin na natin ang gawa ng kadiliman at ang ating isakbat ang sandata ng liwanag. Lumakad tayo ng maayos gaya ng araw. Huwag nang sa kalayawan at paglalasing, huwag sa kalaswaan o kahalayan, huwag sa mga away at paninibugho. Kundi isuot ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang pagnanasa nito. Lumakad tayo na maayos gaya ng sa araw. Kapag natutulog tayo sa gabi, di ba hindi tayo nahihiya kapag tayo'y naglalaway o walang damit? Tayo hindi sa gabi, kundi sa araw. Kaya ngayon ay dapat na tayong magpakatino. Mapalad ang nananatiling gising at nakadamit upang siya'y hindi lumakad na hubad at makita ang kanyang kahiyan. Dapat tayong maging malinis kung paanong nilinis na tayo kasama ng Panginoon na walang ikahihiya sa harap ng Diyos at ng mga tao. Kaya dapat tayong mabuhay sa buhay na hiwalay bilang isang Kristiyano. Tayo ang mga taong sasalubong sa Panginoon na muling darating. Hindi kayo dapat na mamuhay bilang mga taong hahatulan at wawasakin. Sa araw na ito ay ibinahagi ko sa inyo kung paano dapat mamuhay ang Kristiyano bago ang pagdating ng Panginoon. Gayunman, wala na po tayong sapat na oras. Kaya manalangin na po tayo. Mabagin naming Amang Diyos, salamat po sa pagtawag mo sa amin mula sa napakaraming tao sa mundong ito sa katapusan ng panahon na itinakda ng Diyos sa pagliligtas mo sa amin, sa pagpapabanal sa amin at sa pagtulong sa amin na mamuhay na hinahangad at hinihintay ang Panginoon na muling darating. Naniniwala po kami at nagpapasalamat na kapag dumating na ang Panginoon, ang aming hamak na katawan ay babaguhin sa isang malwalhating katawan gaya ng sa Panginoon. Ngayon, gaya ng sinasabi ng salita, at sino mang may ganitong pag-asa sa Kanya ay naglilinis ang kanyang sarili gaya naman niyang malinis. Ang aming mga puso at buhay ay iniwalay bilang banal sa araw-araw, sa gayon ay makatayo kami sa harap ng Panginoon na walang anumang ikahihiya o pagsaway sa harap ng Panginoon na darating. Pakiusap, pamunuan at gabayan mo po nawa kami. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na sa amin ay nagmamahal. Amen.